Huwag sayangin ang tiwala, dahil pag ito'y mawala, mahihirapan kang ibalik pa. Magandang hapon sa iyo, Gongski, at sa lahat ng nakikinig sa ang kwento ko. Tawagin niyo ako sa pangalang Inday. Noong una ay takot akong magmahal, dahil baka di ko kakayanin at masaktan lang ako. Ako kasi yung klase ng taong pang magmahal, kung sino man yung una, ay siya na yung panghuli. Nainlove ako sa isang basketball player. Pero dahil sa imposibleng ang maging kami, ay hinayaan ko na lang yung feelings ko. Dahil sino ba naman ako para pansinin niya? Tanging bahay, school, at swertihan na lang kung makagala. Sa isip ko kasi nakakapagod lang ang mga yan. Pero Kugongski, sadyang pinagtagpo talaga ang landas naming dalawa ni Ronnie. Gongski a la pelikula ang nangyari. Dahil isang araw na yon, habang bumili ako sa tindahan, at pagkatapos ng pag-ikot ko, ay di ko nakita na andun pala siya sa likod ko at nabangga ko siya. At nung pagtingin ko, Gongski, si Ronnie ang nakita ko. Humingi ako ng patawad dahil hindi ko naman sinasadya at di ko nakita. At sabi niya sa akin, wala daw problema. Okay lang daw yun. Sadyang tadhana na talaga yata ang gumawa ng paraan. Dahil that day, ang simula ng lahat. Naging Facebook friend kami hanggat napunta sa ligawan. Unang panliligaw niya sa akin ay di ko sinagot. Pero di pa rin siya sumuko. Umabot ng 6 na buwan ang paghihintay niya bago niya nakuha ang matamis kong oo. Madalas man tayong nakakarinig na basta't basketball player, karamihan at madalas papalit-palit ng mag-girlfriend nila. 5'11 yung tangkad. Mahitsura. At sabi nila, papaiyakin lang daw ako. Pero Gongski, sinagot ko siya dahil sapat na sa akin yung 6 months na paghihintay niya at di siya sumuko. At na-prove ko ng taong ito ay karapat-dapat sa pagmamahal ko. Tuwing maglalaro sila ng basketball, ay gusto niya kong isama para daw ma-motivate siya at malaman ng lahat na girlfriend niya ako. Well, Gongski, sa Facebook niya, nakapost na yung mga pictures naming dalawa. Sa isang taon na naging kami, eh mas nakilala ko pa siya ng husto, Gongski. At damako at nakita na isang mabuting anak na mapagmahal sa magulang at mga kapatid. Pagkatapos kami mag-aral, ay panahon na para kami ay magkalayo sa isa't isa dahil kailangan na maghanap ng trabaho para makatulong sa mga magulang. Sa 4 na taon sa relasyon namin, Gongski, di siya nagsasawang mahalin ako at ganun din ako sa kanya. Ang pagmamahalang iyon ay natuloy hanggang simbahan. Ngayon ay may 2 na kaming anak at isang masayang pamilya. Maraming salamat sa pagbibigay panahon sa kwento ko. Sana may napulot kayong inspirasyon at aral. Ako si Inday at ito ang life story ko.